Yan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Gagawin natin ngayon na isang CRT TV na LG. Yung design nito eh kakaiba. Parang ano siya, Mojako. Pali ang trouble nito, pagka sinaksak, eh may kislap naman dun sa plug makikita. Ibig sabihin, good yung ating fuse, hindi open. Pero ito walang power mga bro, sasaksak ko lang. Ayun o, meron nag-spark. Pero pagka pinower mo siya, wala. Ayaw niya mag-on. Pero sabi nung may-ari, minsan doon napapag-power niya, pero matagal. So, pwedeng painitin muna bago siya mag-power, ganun. So, bubuksan natin mga bro, yung Mojako TV. Yung mga board niya mga bro. Tanggalin ko muna yung sa ano niya. Yung board niya mga bro, meron ng mga jumper, bali meron siyang crack board. Pati yung tuner niya. Pero ang focus muna natin ay nasa power muna, secondary. Hali, huwag natin kalimutan yung ating body ground. Itong ganitong klaseng TV, eh normal na kapag naka-standby mode siya, eh mababa yung secondary supply tulad ng B+. Pero check natin kung meron siyang B+. Bali, naka 250 volts DC tayo. Tapos, sasaksak natin. Habang nakatusok yung ating test probe sa B+. Ito, pwede dito mismo sa diode. O kaya sa capacitor. Yan. Pwede rin dun sa mismong B+ ng flyback. So, dito na lang para malapit. Yun, meron siyang B+. Mababa. Nasa mga 20 volts lang. Sa mga 30 volts. Ganun. So, check natin yung ibang supply. Gaya ng 12 volts. O kaya, check muna natin yung kung may supply yung ano natin. Yung 5 volts. Pwedeng dito mismo sa switch. Switch dito, hindi siya ano yun. Hindi siya master switch. Bali, nasa 5 volts lang to. Yan, isaksak ko. Meron naman siyang 5 volts mga bro. Yan, nakita nyo sa ating tester. Check din natin yung VCC ng memory. Yan. VCC. Yan, meron din siyang voltage. So, normal yung ating yung supply ng ating system. Yung system nito, may mga naka-indicate yung kanyang mga pin. Yan. Pwede kayong mag-check dito sa power. Kung meron siyang nilalabas na voltage. Yan, meron din naman nilalabas na voltage yung power. So, ibig sabihin, okay yung ating system. Nakaswitch na siya, pero hindi nag-oscillate. So, check natin yung secondary natin. Naka 50 volts DC na lang tayo. Check natin yung 12 volts. Itong 12 volts na ito, bali dalawa yung diode niya. Itong isa, yan, meron siyang 6 volts. Yung isa naman, itong isa na to supply ito ng jungle. Yun, yung volts niya, mababa masyado.
Rinse natin sa 10 volts DC. Yan, nasa 1 volt siya. Pwedeng ano, yung nagda-drop yung voltage dahil may shorted, o pwede ring mahina na yung filter capacitor. Mas maganda kunin natin yung ating ESR meter. Kasi itong supply na to, papunta yun dito sa regulator na to, in, out, ground, tapos switch. Yung out walang supply. Oh. Yung out na to, yan yung papunta sa jungle natin, dito sa VCC. Ayan, kung susundan natin. Ayan, tapos dadaan ng resistor, nandun na siya. Pwede rin, ano, minsan hindi lang siya nagsiswitch. Pero meron naman power yung ating system, kaya, at saka, ayun, hindi naman pala disconnect, hindi naman pala connected yung kanyang, ano, switch. Ano kasi yung pin na yun eh, in, out, ground, tapos switch. Pero ito hindi siya connected. So dapat, dahil meron, mababa yung in natin, nasa 1 volt lang, kaya wala tayong out. So, possible na baka itong capacitor lang na ito yung sira. Mas maganda, kunin natin yung ating ESR. So, bunutin ko muna mga bro. Ayan mga bro, ito na yung ating ESR meter. Ayan, accurate naman siya pang test ng capacitor kahit na in circuit pa yung capacitor. Baling ito test natin na capacitor 25 470, tapos yung isa naman 16 volts 470. Pareho silang 470 microfarad. So check natin yan magkatabi. Yan mga bro, check natin itong 25 470. Yun. Nasa ano na siya, 0.5. Ang normal niya eh 0.05. Pag 0.3, sira na. Yan, 0.5. Sirang sira na. So, check din natin itong isa. 16,470 naman. Ito talaga, open na. Wala nang reading. So, try natin muna palitan yung dalawa. Makasakali na mag-power. Yan mga bro, bali, bumunot lang ako ng ipampapalit natin. Pero mas maganda mga bro kung malapit lang kayo sa bilihan eh. Palitan nyo ng brand new, bago. Pero ito, tines ko naman sa ESR. Kung okay pa siya. Kapag compare na, yan, may compare kasi yung kun eh. Kapag nando na siya, hindi ko na nilalagay. Dapat good. Bali, ayun yung dalawang tinanggal ko. So, ilagay ko lang ito mga bro, tapos i-test na natin. Pero bago yan, i-test natin yung dalawang capacitor na ipapalit ko. Ito muna ang 16,470. Test natin. Ayun o. Bali, halos sagad siya. Okay yan. Ito rin. Yan, sagad din siya. Okay ito. Kunin ko yung dalawang ipapalit. Eh, yung pinalitan ko. Ito yun. Ito yung ipapalit ko. Ito yung, yung papalitan. Check natin. Ano, 0.5. Tapos yung 16,470. Wala na talagang reading. Ayan, wala na. Ayun mga bro, palitan ko na muna tapos i-test na natin. So ayan mga bro, napalitan ko na yung dalawang capacitor. Bali, try na natin kung magpa-power on na. I-test voltage muna natin kung may pagbabago na ba. Yan, isasaksak ko muna mga bro. Tapos, yan, nakasaksak na.
Test natin yung kanina. Ito, pinalitan ko ito. Bali, mababa pa rin mga bro. Tumaas lang ng konti. Nasa 2 volts. 3 volts naman yung sa isa. Pare-parehong 12 volts yung connection yan. Ito nasa 6 volts. Yan yung sa switch nya. Yan, try natin yun. Isi-short ko lang yung switch tsaka sa ground. Wala mga bro. Ayan o. Naka-short na pero walang oscillation na nangyari. So, ibig sabihin, meron pa tayong ibang sira. Bali, try naman natin i-test yung capacitor sa primary. Baka sira na yun mga bro. Kaya yung secondary natin eh, bagamat normal na minsan mababa yung B+ pag naka-standby. Pero yan, kahit yung mga yung iba, tulad ng 12 volts, eh, sobrang baba naman. Possible na sira yung ating yung capacitor sa primary, yung 100 microfarad. So bago natin i-test yan, dapat wala nang pondo yung ating first filter. Naka 250 volts tayo, test natin. Ayun o. Diba? Taas pa ng voltage niya. Halos umabot na ng 250 volts. So, tatanggalin ko ng pondo gamit yung plug ng aking electric pan. Yan. Bali, hindi ko siya ibababad mo bro. Kalbit-kalbit lang. Hanggang maubos. Yan. Test natin ulit. Yan, wala na siyang pondo mga bro. Bali, pwede natin i-test itong capacitor na 100 microfarad. Para gamit yung ating ESR. Yung 100 microfarad eh, yung good niya nasa 0.1. Tapos yung compare 0.4. Yung bad 1. Bali, yung 0.1 niya nandito lang. Yun ang 1. Oh, test natin mga bro. Yun, may reading pa naman siya. Pero nasa 1.5 na yung pointer natin. So, ibig sabihin, sira na rin itong... Sana ito na lang yung sira para hindi na tayo tumagal mga bro. Bali, try ko munang palitan mga bro. Tapos, try na natin. Yun mga bro, itong capacitor na tines pala natin kanina, eh, hindi pala yun yung 100 microfarad. So, aminado ako, nagkamali ako. Hindi yan mga bro, ito pala yung 100 microfarad. Bali, yung maliit na to, okay pa to. Ito pala yung, ayun o, tingnan yun. Pagbaliktad ko, nagtaka ako bakit maliit. Yung 100 microfarad, ayun. Yan. Kung kasing ganyang regulator, minsan isa lang na capacitor yan. Pero ito dalawa, meron siyang maliit. So, yun ang ititest natin. Pasensya na mga bro. Bali, ito siguraduhin na natin. Test natin. Ayan. Open na pala itong capacitor na ito mga bro. 100 microfarad. Ayan, wala na siyang reading. Kahit konti. So, yan na. Sigurado na tayo na yan ang sira niya mga bro. So, palitan ko muna tapos. Testing na. So, ayan mga bro. Dahil sa ECQ, medyo pahirapan tayo maganap ng parts. Wala tayong mabilhan. So, lagi lang tayo magbunot sa mga board. Bali, pag bunot lang, mas maganda i-test natin. Ito tulad nito. Yan, okay pa naman siya. Diba? Halos agad yung reading. Ito yung papalitan natin galing sa board. Yan o. Open na siya.
So ayan mga bro, pwede nating testing. Testing natin agad. So saksak na natin tapos testing natin. Bali gagawin ko, ipapower ko siya, tutusukin ko lang nitong test probe. Pero check natin yung 12 volts. Yun. Ang baba pa siya kasi hindi pa siya nag-oscillate. Pero parang may pag medyo fluctuated. Pero minsan normal lang yan. Itong switch na to, ayan, may voltage siya, di ba? 5 volts. Bali i-short lang natin dun sa ground. Yun. Yun mga bro, nag-relay na siya. Ayan, kita nyo yung heater. Diba? So, check muna natin yung B+. Normal naman yung B+ natin. Sa 100 volts. Tapos yung HVCC. Ayun, nasa 9 volts lang pala siya mga bro. 9 volts lang pala yung normal niya. So, check natin yung display. Ngayon mga bro, normal naman yung display niya. May raster naman. So, hindi na natin lalagyan ng antena para makaiwas tayo sa copyright issue. Yun lang mga bro, sana may natutunan kayo sa aking vlog. Maraming salamat sa inyo.